Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes sa ating walong araw na pagdiriwang sa Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga karamdaman at kahilingan, naluthigit ang kahilingan ni Ma'am Aileen Maligaya, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinabubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos namang makapangyarihan sa
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang katastasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling ng iyong sambayanan. Ipagkaloob mong ang tinanggap nila sa pananampalataya ay laging pakinabangan nila sa pagdiriwang ng banal na salusalo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan niyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alim ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo, ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos, sa mulat-mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa Kanya gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitinag. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawang ko'y nahihimlay ng may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Maysiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinakaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin.
Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo'y dumudulog. Ikay aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihan tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutulungan sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang Diyos na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailan may, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balo ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. At lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhula ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudiyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana at sa mga patuloy na nakakasama natin via live streaming. Ngayon po ay ikalawang araw ng ating oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. Ibig sabihin,
Pagkatapos ng Pasko ng Pagkabuhay, mayroong mga kasunod na walong araw kung saan iisa ang diwa ng mga pagdiriwang. Lahat ito ay may pag-awit ng papuri at ang lahat ng ito ay pagbibigay parangal sa Panginoong muling nabuhay. Sabi po ng ating matandang kasabihan, ang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Sa huling bahagi ng mabuting balita ngayon, ang sabi doon, ito ang sabi-sabi na pinaniniwalaan ng mga Hudiyo hanggang ngayon. Sa ating mga kapatid na Hudiyo ay naniniwala pa rin na ang Panginoon, ang Mesiyas, ay darating at hanggang ngayon sila ay naghihintay. Subalit para sa ating mga Katoliko, ang Panginoon ay nakarating na, namatay na, at muling nabuhay para sa atin. Subalit marami pa rin tayong mga kapatid na naniniwala sa sabi-sabi. At ano ang sabi-sabi ng mga Pariseo nung panahong iyon? Si Jesus ay hindi totoong nabuhay, siya ay ninakaw ng mga alagad. Pero tayo pong mga Katoliko, hindi tayo naniniwala sa sabi-sabing ito. Iisa ang ating pinaniniwalaan, ang Panginoon na nagpakahirap at namatay sa krus ay muling nabuhay matapos ang ikatlong araw. At siya ang Diyos at tao na ating sinasamba ngayon. Ano pong sabi-sabi ang inyong pinaniniwalaan? O kayo ba'y mahilig maniwala sa mga sabi-sabi? May iba pong pangalan ang sabi-sabi. Ang tawag ng iba, chismis. Ito'y hindi totoo. Ito'y kasinungalingan. Kaya wala kayong nakikitang nagchichismisan na naka-microphone. Wala kayong nakikitang nagchichismisan na malakas ang boses. Lahat na nagchichismisan, pabulong. Hanggat may itago, itatago. Kaya nga, chismis. At pag kayo'y pumatol sa chismis, sira ang ulo ninyo. Alam nyo ng chismis, papatulan ninyo. O di para kayo nagpukpok ng bato sa inyong ulo? Walang chismis na totoo. Kapag ka ang chismis totoo, hindi yun chismis. Ang tawag doon, balita. Kaya kung ikay makarinig ng balita at totoo, abay huwag kang magagalit. Halimbawa'y pumutok sa inyong lugar na buntis ang anak ni Maria ay dalaga. Walang ama. Ay kapag ka ikaw yung si Maria ang nabuntis na iyon, at narinig mong, yan ikaw yung nabuntis na walang ama, huwag kang magagalit. Totoo eh. Ang ikagalit mo, yung hindi totoo. Mga minamahal, ang pagkabuhay ng Panginoon, hindi chismis, hindi kasinungalingan. Ito ang pinakamahalaga at pinakatampok na balita nating mga Kristiyano. Tayo ay hindi natapos sa pagpapakasakit at pagkamatay. Ang Panginoong ating sinasamba ay muling nabuhay at babalik sa huling araw. Kaya nga po ang sabi at paalaala ng Aral Batanggenyo. Ito po ay ang lokal na katisismo dito sa Batangas, number 54. Ang mga Batanggenyo kilala sa pagiging barako. At ang pagiging barako ng Batanggenyo ay yung pagiging barako sa pagkatig at laging pagpili ng totoo at ng tama. At yun ang hamon ng pagkabuhay ng Panginoon. Maging totoo sa ating buhay. Huwag ho kayong maging dublikara na kapag ka nasa simbahan mababait at pag-uwi matataray. Hindi pwedeng dalawa ang ating pag-uugali. Ay baka kay dasal na dasal dito,
Taas nga ho ang kamay ng first time dito sa pambansang Dambana. Mga first time. Oh, may mga first time. Salamat sa Diyos at kayo sumimba. Alam niyo ka po ninyong maraming first time dito, galing sa malayong lugar, init na init ng biyahe, traffic, pagdating dito nagpa-picture lamang. Nakakalungkot. Kaya pumupunta dito, hindi para magpa-picture. Kaya pumupunta dito, dapat ay para tagpuin si Kristo. Huwag kayong pupunta dito para kay Padre Pio. Hindi si Padre Pio ang ipinupunta dito. Dahil kahit pudpudin ninyo ang kamay niyan sa paghaplos sa kanya, hindi kayo gagaling. Hindi kayo magkakamit ng biyaya. Dahil hindi naman si Padre Pio ang nagkakaloob ng biyaya. Baka kayo kaya pumunta dito ay para kumuha ng holy water, ay kahit inumin ninyo lahat ng holy water doon, hindi kayo gagaling. Dahil iisa ang nagpapagaling, ang Panginoong muling nabuhay. Kaya, kung sa palagay ninyo, kayo ay nakaramdam ng kabaitan at pagmamahal sa banal na misa ng inyong pagdalo dito sa pambansang Dambana, abay pag-uwi, dapat ay nababago ng kaunti ang buhay. Yun ang hamon ng pagkabuhay ng Panginoon. Sapagkat si Kristo na namatay at naghirap ay parehong si Kristo na nabuhay. Siya pa rin ang mapagmahal na Kristo. Siya pa rin ang mapagpatawad na Kristo. Siya pa rin ang maawaing Kristo. At yun ang hamon sa atin ang pagkabuhay na ito. Yung sa kahit na anong ating pinagdadaanan, kahit na puno ng problema, sakit at mga pagsubok sa buhay, dapat lagi tayong pipili kung alin ang tama at totoo. Dahil yun ang tunay na pagiging Kristiyano. Laging nakakatig, laging pipili sa kung anong tama. Pero ibig sabihin ba, mga minamahal, pagkatapos ng misang ito, ay tayo na ang pinakamabait? Abay, hindi ho. Baka iniisip ninyong mas mabait kayo kaysa mga kapitbahay ninyong hindi nasimba. Ay narito nga tayo sa simbahan. Ang iniisip nyo na may mas magaling ako kaysa kapatid kong hindi man lamang nasimba, ay di walang biyaya. Baka tayo narito sa simbahan. Ang iniisip ninyo'y aring katabi kong ari, wala nang ginawa, kundi kumutkot ng chicherya ay nasa simbahan. Kapag ganun ang inyong napapansin, nawawalan kayo ng biyaya. Ang pagpunta dito, para tayo bumait ng kaunti. Pero alam niyo pag uwi ninyo mamaya, magagalit uli kayo. Tataray uli kayo. Mapapachismis na naman kayo. Pero yun ang kadakilaan ng Diyos. Sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating pagbagsak, ang gusto niya yung ganito. Yung nagpipili tayo na makalapit sa Kanya. Yung nagpipili tayo kahit pakaukaunti na bumait. Sapagkat yun ang diwa ng pagkabuhay. Kaya hilingin natin sa Panginoon na muling nabuhay mamaya sa pagtanggap natin sa Kanya sa banal na komunyon, ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong laging pumipili kung ano ang tama at ang totoo. Nang sa gayon ako'y hindi maniwala sa sabi-sabi, bagkus ay maibahagi ang katotohanan ng ikay muling nabuhay, ang katotohanan ng ikay nagmamahal sa lahat ng tao sa kabila ng aming kahinaan at pagkakasala. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Thank you.
Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay. Sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay mong sila'y binyagan, ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Araw ng tagumpay.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang nambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway masaganang pakinabangan ang piging ng pagkabuhay upang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan, kami maging marapat sa iyong mga pagpapalang bigay sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ang tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsuupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kailangan na po nating ipagawa ang ating extension. Ito pong naghihiwalay sa Divine Mercy at sa Main Church. Sa mga may magagandang loob na nagnanais makiisa sa mga pagawaing ito, makipag-ugnayan kayo sa pamisahan o sa opisina para sa detalye ng inyong tulong at donasyon. Mahigpit pong ipinatutupad ng pambansang dambana ang ating panawagang Clego, Clean as You Go. Kaya po, dito sa loob, sa labas, at maging sa ating osteria, yun pong ating lugar kung saan may mga paninda tayong pagkain at maaari kayong kumain. May kibit pong ipinagpapaalala sa atin na linisin ang ating mga pinagkainan upang mapanatili nating maayos ang pambansang dambana. Ikalima, mayroon po tayong mga malalaking free parking dito sa loob. Kailangan nyong makapasok sa ating main arch entrance upang makita ninyo ang ating malalaking free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Pakisabi ito sa lahat sa inyong mga kakilala at mga kaibigang bibisita pa sa pambansang dambana. At sa darating pong May 25, birthday ni Padre Pio,
tayo ay may isinasagawang Caraffle program sa halagang 500 pesos na mabibili sa ating pamisahan sa opisina at sa paligid ng simbahan pagkatapos ng misa. Mananalo kayo ng mga papremyo. Ang ilan po sa mga papremyo ay nandyan sa gilid. Ito po'y tulong natin sa mga scholars ni Padre Pio. Father Oka, kami ay nagpapasalamat. Humihingi sa inyo ng tulong at nag-aaniyaya na kayo ay makiisa sa mga gawain sa pambansang Dambana. Ang susunod po nating misa, alas 12 ng tanghali. Inaasahan namin inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo. Sa taimtim na pagdalangin, sa tulong ng mga larawan at mga dasalan, inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan at isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin para sa nasa kanilang tahanan. Ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabanalan, kabutihan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magkamit ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ko ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama,
Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.